araw sa inyo mga bata. Kagalakan namin na makasama namin kayo sa mga oras na ito upang alalahanin ang tunay na diwa ng buwan ng Disyembre. Dahil alam ng bawat isa sa atin na kung ano ang ating pinagdiriwang sa buwan na ito. Ngunit madalas nating nakakalimutan sa dami ng ginagawa natin ang tunay na dahilan ng Kapaskuhan. Kaya naman, alalahanin natin ang tunay na kahulugan ng Pasko sa pamamagitan ng mga awitin na ating maririnig. Pero bago iyon, tayo muna ay mananalangin. Kaya let's pray mga kids! Aming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa inyo. Sa inyong ipinamalas na pag-ibig sa amin, hindi po mapapantayan ang bawat araw na inyong kabutihan, O Diyos. Hayaan niyo po na maunawaan namin, pati ang mga bata, Panginoon, na kayong patuloy na magbigay sa kanila ng karunungan upang maintindihan ang tunay na kahulugan ng Pasko. Gabayin niyo po kami sa buong araw na ito. Kayong siya patuloy magpala sa kanila. Ito ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen! Amen! Handa na ba kayong umawit mga bata? Tara na! At samahan niyo kaming umawit ng mga awiting nagpapaalala kung sino nga ba ang dahilan ng Pasko. Kaya tayo umawit mga bata! Tara na! Isang maligayang Pasko po! Mangangarulin po kami! O mga bata, kayo pala yan! Tuloy kayo! Yay! Mga bata, alam kong masaya kayo sa pangangaruling ninyo. Pero palaging tandaan ninyo, mas masaya kapag inaawitan natin ng Panginoon. Talaga, Kap? Pagbubuksan niya ba kami ng pinto at bibigyan ng pamasko? Abay, syempre! Dahil mahal niya ang mga bata at ang mga lumalapit sa kanya. Wow! Ano pang iniintay natin? Tara nang umawit sa Diyo! Nabuhay! Yay! Ang parol ay hindi.
dahilan ng Pasko. At siya ay ang ating Panginoong Jesus. Amen ba mga bata? Amen! Kaya dito nakita natin na hindi lang sa pagsasama-sama ng bawat pamilya, sa pagsasalo-salo sa pagkain, kasiyahan, katuwaan, pangangaruling, at pagtanggap ng mga regalong material, kundi ang pag-ibig ng ating Diyos Ama na isinilang ang isang sanggol na nagligtas sa ating lahat sa kapahamakan. Lagi ninyong tatandaan na kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng Pasko at yung ating Panginoong Jesus. Mabuti ang Diyos! Kaya sa oras na ito, tayo ay manalangin para ibalik ang papuri at pasasalamat sa Panginoon. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa ibinigay niyo pong pag-ibig sa amin na kahit hindi kami karapat-dapat, kami inyong pinanggindapat. Salamat po dahil kayo isinilang at iniligtas niyo po kami sa aming mga kasalanan. Naway ang aming pag-awit sa inyo ay magbigay ng kaluguran po, Panginoon. At ang inyong pangalan lamang ang maitaas. Maraming salamat po sa mga bata na nakiisa at kayo siyang patuloy na magpala po sa kanila. Sinasabi niyo nga po na hayaang lumapit ang mga bata sa inyo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God! Panibagong aral na naman ang ating narinig sa oras na ito. Pero hindi pa dito nagtatapos ang mga kwento na nanais naming ibahagi sa inyo. Dahil sa mga susunod, mas ipapaalala natin sa bawat isa kung ano pa ang tunay na dahilan ng buwan na ito. Kaya, abangan ninyo kami sa mga susunod naming ihahatid na aral galing sa salita ng Diyos. Ihintay namin kayo mga bata. Hanggang sa ating muling kwentuhan. Paalam! Paalam! Ang Diyos ang magliligtas sa atin. Mga awit, Kapitulo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nanatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh, Muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Sa panganib at bitag, ika'y kanyang ililigtas. At kahit ano pang matinding salot, ay hindi ka magdaranas. Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. At sa kalinga niya, ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway. Ni sa ano pang darating na salot, pagkagat ng dilim, sa pagbuksay wala kang takot sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan, ang 10,000 tao sa iyong paligid ang bilang ng patay, maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong hindi ka maano. Ika'y magmamasid at sa panunood mapapatunayan iyong makikita taong masasamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak, di mararanasan kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ika'y tatagubilin. Saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang kamay, ika'y aalayan nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit pang ahas o liyong mababagsik.
Di ka maano sa mga serpiente at liyong magagamis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kilalanin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila ay pakinggan at aking sasamahan, at kung may problema, isasaklulohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay papangalan. Sila'y bibigyan ko at gagatimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Mga Awit, Kapitulo 91.